Sa mga naghihintay po, sa kaso ni Justin Brownlee, meron po tayong update. Ano nga ba lagay niya at ng FIBA, di ba? Ganon din po sa posibleng pagtimon ni Coach Tim Cohn muli dito sa Gilas, Pilipinas. Sisilipin din po natin ang paniwala ni Coach Tim Cohn sa suspension ng referees at ang controversial na video ng sagupaan ni Scottie Thompson at Mark Barroca. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Ilang oras pa lang po lumilipas, binulaga po tayo ni Romeo Baluyot. Ito po ang sinabi niya, Idol, may update na ba ulit kay Justin? May hatol na ba? Paggawa naman ng vlog sa latest update tungkol sa kanya. At eto na nga po yan, asa na nga ba ngayon si Justin Brownlee matapos siyang magpositibo sa cannabis? Ano ang latest sa kanya habang hindi siya kasamang kumakamada ng Barangay Ginebra sa PBA? Eto po ang report ni Dadin Quinito Henson sa PhilStar. Nasa Los Angeles pa rin ang naturalized player ng Gilas na si Justin Brownlee na naghihintay ng desisyon ng FIBA sa tagal ng kanyang inaasahang pagkakasuspinde matapos magpositibo sa cannabis compound kasama ng panalo ng Pilipinas para sa Asian Games Men's Basketball Gold sa Hangzhou noong nakaraang buwan. Kumpirmadong nasa US pa po si Justin Brownlee. Wala pa po siya dito sa atin sa Pilipinas. Doon na lang niya hinihintay ang anumang magiging hatol ng FIBA sa kanyang kaso. Kung matatandaan po natin, huling balita po ni Coach Tim Cohn na ibinigay sa media sa magiging galaw ni Justin Brownlee, nagkaroon umano ng aberyang personal kaya hindi siya nakalipad mula sa US patungo po ng Pilipinas at mula po noon, hindi na tayo nakakuha ng anumang update tungkol po sa kanya. So ngayon, maliwanag po na nandiyan pa rin po siya sa US. Kamusta na ang lagay ng FIBA? Kumikilos na ba sila para mabigyan ng hatol si Justin Brownlee? May abiso na bang natanggap ang SBP tungkol sa kaso? Ito po ang sagot dyan ni Dean Quinito Henson sa PhilStar. Nakatanggap ng notice ang SBP mula sa FIBA noong nakaraang linggo na sinasabing na ipasa na ng ITA ang resulta ni Brownlee. Wala pang notice of suspension, notice of result pa lang ayon kay SBP's Erica D na siyang legal commission chair ng FIBA. Malinaw po yung pahayag, nasa kamay na ng FIBA ang resulta at ipinalam na ng FIBA sa SBP na hawak na po nila yon. Pero sa hatol, wala pa po silang inilalabas. Again, hindi natin alam or wala pa rin nakakaalam kung kailan sila maglalabas ng hatol kay Justin na kasalukuyang nasa US at naghihintay din ng kanyang kapalaran mula sa FIBA matapos magpositibo sa cannabis. Sana nabigyan linaw po natin ang lahat tungkol po sa issue na yan kay Justin Brownlee. Napag-usapan na rin lang natin si Justin Brownlee ng Gilas Pilipinas at si Coach Tim Cohn. Ano nga bang lagay ni Coach Tim sa Gilas? Open pa ba siya na muling pamunuan ng kuponan para sa susunod na assignment? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Olmin Leyva ng PhilStar. Open ba ako dito? Siyempre, open ako. Lagi naman akong bukas sa hamon na makagawa ng isang bagay na maganda. Pero again, dapat tama ang pwersa to be able to jump into the storm. Pinakamahalaga po doon sa sinabi ni Coach Tim, yung siyempre open po siya. Ang dating kasi noon, kapag naayos ng lahat ng SBP or ng pamunuan ng Gilas Pilipinas, ang anumang problema or maaaring hingin ni Coach Tim Cohn, kung meron man po siyang hihingin, hindi siya magdadalawang isip na muli niyang pamunuan ng Gilas Pilipinas sa susunod nitong assignment. Yung susunod na assignment po, sa February 22, 2024 po yan, kung saan kabakbakan po ng Gilas or makakabakbakan ng Gilas ang Hong Kong para sa window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Masarap makita si Coach Tim dyan at syempre kung sino ang kanyang makakasamang players. Ano ba sa palagay ni Coach Tim Cohn ang dapat gawin para madesisyonan kung sino ba talagang dapat mamuno sa Gilas Pilipinas? Ito po si Coach Tim sa report pa rin ni Olmin Leyva ng PhilStar. Kailangan talaga natin pag-aralan, pagsamasamahin ang lahat at alamin kung saan patungo yung direksyon. At sa tingin ko, yun talaga yung susi. Kailangan nating alamin ang direksyon, pananaw, at kapag nagawa natin yon, pwede na tayong magpasya kung sino dapat mamuno nito. Sa tingin ko lang, isa lang ang gustong sabihin ni Coach Tim Cohn. Pag-aralang mabuti para hindi tayo magsisihan sa dulo na nangyari na dati, di ba? Yung tipong dapat sigurado tayo sa bawat kilos natin kasi malaking hakbang po ang gagawin natin kapag andito na tayo, wala na pong atrasan yan. Hindi pwedeng urong-sulong ka kasi dyan eh. Meaning, gusto niyang makasiguro sa lahat ng gagawin. Yung dapat nasa plano lahat ng galaw para sa dulo, magtagumpay man tayo o hindi, walang pagsisisihan ng bawat isa sa atin. Matapos ang Gilas Pilipinas, pag-usapan naman natin ngayon ang naging reaction ni Coach Tim Cohn sa pagkasuspinde ng referees na sumalang sa bakbakang Ginebra at Magnolia. Ano ang masasabi dito ni Coach Tim?
Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Benterado sa Spain. Wala tayong magagawa dyan. Hindi ko rin gusto na may referee na natotrouble or anuman, di ba? Malas lang na hindi yun natawagan. Pero masaya naman ako na nanindigan ng PBA at nagre-review. Yun ang dapat nilang gawin. I-review ang video at tingnan kung ano nangyari. At katulad ng pag-i-improve namin bilang kupunan, sinusubukan din ng PBA na mag-improve bilang organisasyon. Personally, malungkot talaga na merong referees na nabibigyan ng parusa kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila sa court. Pero kasi, call ng PBA yon bilang organization. Sila talaga may responsibility tungkol sa isyong ganon, di ba? So, mahirap man talagang tanggapin, panalangin na lang natin na hindi ganong katagal yung suspension ay pinataw sa kanila. Kasi meron din po silang pamilya na dapat asikasuhin financially, di ba? Actually, alam naman lahat ng PBA yan, kaya alam din siguro nila kung gaano katagal ang ibabagsak or ibinigay nilang suspension. Sa tingin ni Coach Tim Cone, na-foul ba talaga ni Mark Barocas si Scottie Thompson sa sago pa nila kung saan merong 11.5 seconds ang natitira sa orasan na pwedeng bumago sa sitwasyon kung naibuslo ni Scottie Thompson or nagkaroon ng free throw. Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Sir Benterado sa Spin. Kung ganun talaga, kasi tinignan ko yung video, pero hindi ko talaga pinag-aralan yon. Ang asawa ko nagsabi sa akin na foul yon, so nagtitiwala ako sa asawa ko. Again, mabuti para sa PBA na subukang mag-improve. So paniwala talaga ni Coach Tim, foul yon. Base na rin po sa kanyang pahayag kung saan nag-relay po talaga siya kay Mrs., di ba? Lahat naman tayo may tiwala sa may bahay natin at nakaka-relate naman tayo doon kay Coach Tim kung sa ganung aspeto. Pero yun nga, doon sa suspension pa rin ng PBA sa reps na nag-cover, call na talaga ng PBA yon. Sabi rin ni Coach Tim, magandang malaman na sinusubukan ng PBA na mag-improve. Nagkataon lang siguro na nangyari ang ganon kay Scottie at kay Barocas. Sa huli, anong masasabi ni Coach Tim Cone sa controversial na pagkatalo ng Barangay Ginebra sa Magnolia Hotshots? Panahon na ba para mag-move on? Ito pong sinabi niya sa report ni Sir Ben Terrado ng Spin. Kailangan nating umabante mula rito. Maaga pa naman yung season eh. Hindi naman namin dinaramdam yun ng sobra. Mag-move on na lang. Matuto ng mga bagay mula rito. Naglaro kami ng wala sa aming karakter no second half. Kailangan makabalik kami sa karakter. Doon tayo sa karakter. Expect na natin na magiging mas matigas ngayon ng Ginebra kasi tsak na ayon na nilang mangyari ulit yung natalo sila ng ganong katindi, di ba? 26 points na ang lamang pero nahabol pa rin ang Magnolia. Sa susunod na bakbakan, kalaban po nila ang Rain or Shine. Sa November 24 po yan, Friday, alas 8 po ng gabi. Medyo delikado rin sila dyan sa Rain or Shine. Bakit? Kasi 0-3 pa po sila ngayon. Kaya tsak, gusto po nilang magtala ng panalo. Habang ang Ginebra, meron po silang 1-1 sa kanyang kartada. So kita-kits po tayo dyan sa Friday, 8 p.m. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming salamat.